Welcome po sa ating programa na Good Vibes News PH. Kung ngayon lang po tayo nagkita, ako nga pala si Joseph at samahan niyo ako upang talakayin natin ang iba't ibang kaganapan dito sa ating bansa. Magsimula na po tayo! Kung ngayon ka lang napadaan sa aking channel, mag-subscribe ka na, i-hit ang notification bell, mag-like, mag-comment at mag-share na rin. O ano pang hinihintay mo? Game na! Ngayon ay 9:43 PM na ng gabi ng Sabado, September 12, 2020, Week 37 para sa ulo ng mga balita. Nadagdagan po ng 186 ang namatay ngayong araw sanhi ng coronavirus dito sa Pilipinas. Ilang mayayamang bansa nakapag-order in advance ng mga bakuna kontra COVID-19. Bagamat nasa phase 3 pa lamang ang clinical trials, ang karamihan ng bakunang ginagawa laban sa COVID-19, nakapag-order na raw nito ang ilang mayayamang mga bansa katulad ng Amerika, United Kingdom at Canada. AstraZeneca, Oxford ng United States, nagkaroon ng routine break pagkatapos magkaroon ng COVID-19 ang isa nilang empleyado. Good news naman po para sa mga pampublikong sasakyan kagaya ng mga bus. Physical distancing unti-unting luluwagan. So, distansya sa pagitan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan ay unti-unting babawasan simula sa Lunes. Mula sa 1 meter, bababa po ito ng 0.75 meters ngayong linggo at sa mga susunod na mga linggo ay bababa po ito ng 0.5 meters. So, magandang balita po yan para sa mga driver at operators at unti-unti na pong dadami ang kanilang mga pasahero. Another good news po, so magkakaroon po tayo ng rollback para sa mga produktong petrolyo nitong darating na linggo. Expect po natin na bababa po ang presyo ng mga petrolyo next week. Good news po ito para sa mga drivers at operators dito sa ating bansa. Medyo malungkot na balita. Positibo sa COVID-19 si Cardinal Tagle. So ipanalangin po natin ang kalagayan ni Cardinal Tagle at ipanalangin natin ang agarang paggaling ng kanyang kalausugan laban sa sakit na COVID-19. At follow up po sa bayanihan tulo na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo. So kasama po dyan ang pagkaroon ng 60-day amortization of loan payment included on the newly signed bayanihan tulo. So ang pagbabayad po ng mga loan sa GSIS or sa iba bang private lending institution ay magkakaroon po ng 2 months extension muli sa pagbabayad ng mga loans. So expect po natin na madadagdagan po ang ating marireceive ngayong September at October. Another good news po, ito po ay nakita ko sa Facebook. So ang UNICEF po ay namigay ng hygiene kit sa Marikina. So meron pong mga balde, may mga sabon, may alcohol, may mga sabong pang laba, powder, meron din pong balde, may tabo, at kung ano-ano pa. So napakarami po ang nabigyan sa Marikina at yan po ay naganap noong Agosto. So maraming salamat po sa UNICEF. Partnership po ang UNICEF at Red Cross sa pamimigay ng mga health kits dyan po sa may Marikina. So palakpakan po natin ang UNICEF at Red Cross sa kanilang kagandahang loob. Another good news po, Tagaytay City, bukas na sa mga turista. So bukas na sa mga turista ang Tagaytay City ngayong nasa ilalim na ng Modified General Community Quarantine ang lungsod. Ayon kay City Administrator Gregorio Monreal.
So, pwede na pong kumain ulit ng masarap na bulalo dyan sa Tagaytay City. So, palakpakan po tayo dyan. Another good news po, dito sa Montalba naman, ay may hiring naman po. Okay, so babasahin ko po. Pwede po kayong mag-apply. Pumuntal po lamang kayo sa Peso, second floor ng Montalban Municipal Hall, Monday to Friday, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So ito po yung mga trabaho, no? So wanted po, crane operator. So ang kailangan po ay may NC2 as crane operator. At least 1 or 2 years experience in related field. Okay, sunod po na trabaho ay available po ang dump truck driver. So, kailangan po ay mayroong 123 restriction code, at least 1 to 2 year experience in this related field. Next po, na wanted ay ang auto mechanic. So, must have a NC2 as auto mechanic. Okay, ganyan din po. 1 to 2 years ang experience. Backhoe operator. Kailangan po, meron pong NC2. Ang NC2 po ay National Certificate 2 na galing po sa TESDA. Okay? At least, may 1 year experience sa pagdadrive po ng backhoe. And then, trailer driver. Restriction code of 1, 2, 3, and 8. So, at least 1 to 2 year experience din po. So, ang deployment po ay sa Montalban. So, ang mga interested applicants po ay maaari po mag-apply sa Peso office na sa second floor po ng Montalban Municipal Hall. So, good luck po sa mga mag-a-apply. Okay, sana po ay matanggap po kayo sa trabaho. Masarap po ang may hanap buhay. So, ito po yung mga naglaro kanina sa NBA. So, Clippers versus Nuggets. So, Game 5 po, lamang po ang LA Clippers 3-1 kontra sa Denver Nuggets. Then, yung next game po ay Game 7 po ng Boston Celtics at Toronto Raptors. So, parehas pong 3-3. Ang matatalo po dito ay uuwi na. So, ang malaking katanungan ay who will advance? So, ito po yung resulta ng laro kanina ng LA Clippers versus Denver Nuggets. So, wagi po ang Denver Nuggets. Umiskor po ng 111 kontra 105 ng LA Clippers. So, lamang pa rin po ang LA Clippers 3-2. So, ang best player po kanina ay si Nikola Jokic na umiskor ng 22 points, 14 rebounds, 5 assists at 2 blocks. So, double-double po si Nikola. Sa laban ng Boston Celtics naman po at Toronto Raptors, wagi po ang Boston Celtics. Score po natin ay 92 kontra 87. So, Celtics na po ang mag-a-advance sa Eastern Conference Finals. So, makakaharap po nila ang Miami Heat. So, si Jason Tatum po ay umiscore ng 29 points, 12 rebounds at nagbigay ng 7 assists. So, double-double po. So, napakagaling po na player itong si Jason Tatum. Rookie pa lang po yan, ano? Mga 3 taon pa lang po naglalaro sa NBA yan. Okay, so meron na po tayong maglalaro sa Eastern Conference Finals. So, ang labanan ng Miami Heat at ng Boston Celtics. Yan ang pong aabangan po natin. So, sa ang main man po ng Miami Heat ay si Jimmy Butler. Para sa Boston Celtics naman ay si Jason Tatum. Napakagandang laban po niyan. So ito po ang standing dito sa playoffs ng NBA. So ang Lakers po at saka ang Houston Rockets ay maglalaban po bukas. So ang lamang po ang Lakers 3-1 kontra sa Houston Rockets. Sa West naman po, Denver Nuggets versus LA Clippers. So, yun na lang po ang inaantay. And then, sa kabila naman, ready na rin yung dalawang team para sa Eastern Conference Finals. So, abangan po natin yan kung kailan po magkakaroon ng Game 1
between Miami Heat and Boston Celtics. So binabati po natin ng happy birthday si Yao Ming ng China. So NBA player po yan na naglaro po sa Houston Rockets. So si Yao Ming po ay 40 years old na. So isa po si Yao Ming na nagpasikat ng larong basketball sa bansang China nang makarating po siya sa NBA. Happy birthday, Yao Ming! At para sa pampa-good vibes natin mga balita, usong-uso po ang pagtatanim ngayong panahon nito ng COVID-19. So pati po ang saging po, puno po ng saging, ay ginawa na rin pong indoor plant. Okay, another pampagod vibes po dito sa next po natin na infographics. So may nakasulat po, ang bilis mo tumakbo, ano kinain mo? So ang sagot po ay quick. So joke po yan, ano, quick po daw. Ito naman po, yung produkto ay binch. So tinalo nila ang kanilang kalaban na pin shop. At sa next po natin, so meron po ditong lalaki na umiiyak sa TikTok na nakasakay po sa bus. So panoorin po natin kung bakit po siya umiiyak at kung ano po yung nangyari. Drama-drama niya. Pinipiga niya yung mata niya Ang galing ni Kuya, pwedeng maging dramatic actor pala to eh. Oras po natin ay 10:34 PM dito sa Pilipinas. Sa London po, ang oras po doon ay 15:34 PM. Sa Paris ay 16:34 PM. Moscow, Russia, 17:34 PM. Sa Beijing, China, 22:34 PM. At sa Tokyo, Japan ay 23:34 PM. So ngayon po ay araw po ng Sabado, September 12, Week 37 of year 2020. So yung usapang stock market po, so ganun pa rin po, no? O nga pala, ang stock market po ay nag-ooperate lang po kapag weekdays. Okay? Mula Monday hanggang Friday. Then kapag meron pong holiday, ay wala pong or close po ang stock market. So ganun pa rin po yung mga price. Wala pong pinagbago. Kahit po bukas ay ganun pa rin po ang presyo. So Ayala Land, ganun pa rin po ang price niya hanggang dito sa Universal Robina Corporation. So maraming salamat po sa pagsama sa aking programa. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para sa mga susunod na mga videos na ako'y mag-upload ay ikaw ay may inform. So muli, maraming salamat. Kita-kits tayo bukas para sa episode 5 ng Good Vibes News PH. Thank you!